Lenten season, Quaresma. Ako po ay taga Pampanga. Kilala ang aming probinsya na pinupuntahan ng maraming turista sa panahon ng Quaresma. Tulad sa iba't ibang dioceses, maraming ganap sa aming lugar. Tulad ng sinakulo, pabasa, via crucis, mahabang prosesyon, visita iglesia, at ang gustong masaksihan ng marami ang pagpapako sa krus. Nung ako ay bata pa, kapag panahon ng Quaresma, marami po akong nakikitang nagbubuhat ng krus at naghahampas ng sarili. We call them sasalibatbat or mandarame. Ang kanilang mga mukha ay nakatalakbong ng itim na tela. May aaminin po ako, takot ako na lumapit sa kanila noon. Baka hampasin kasi ako o kaya ipabuhat sa akin ang mabigat na krus. At sa bandang huli, baka ako ang ipako. Takot ko lang. Pero syempre, ngayong malaki na ako, alam ko namang hindi nila gagawin iyon. Bago tayo mapunta kung saan, marapat lamang na balikan, pag-aralan at pagnilayan kung ano nga ba ang Quaresma o Lenten. Ang Quaresma ay isa sa mga seasons o panahon ng ating simbahan. Kung may panahon ng Adbiento, Pasko, karaniwang panahon at Easter, meron ding panahon na ang tawag ay Lenten season o mas kilala sa ating bansa na Quaresma. Ang salitang Lenten ay galing sa Old English word na lengthen na ang ibig sabihin ay spring o tagsibol. Ang panahong ito tulad ng tagsibol ay laging nagbibigay ng pag-asa. Muling binibigyang diin ang pagbibigay ng sarili ng Diyos kung paano tayo minamahal at nililigtas. Nagdudulot ito ng walang sawang pagpapatawad niya. Dahil dito, tayo ay inaanyayahan na lalong mapalapit sa kanya at maging mabuti. Inaanyayahan tayong mangumpisal at magbalik loob. Inaanyayahan tayong sumibol, tumubo, upang tayo ay mamulaklak at mamunga. Ang salitang Quaresma naman ay galing sa salitang Latin na quadragesima na ang ibig sabihin naman ay 40 days. Ito ang kabuuang bilang na araw ng panahong ito. Ang numerong ito ay very symbolic. The number 40 is used to denote time in the Bible, the span of a generation. 40 can be also a period of testing, trial, and judgment. Ang bilang na ito ay maraming beses na makikita sa mga pangyayari sa Biblia. Ilan sa mga ito ay si Noah ginawa ang arko in 40 days. Nagkaroon ng ulan ng bagyo that lasted for 40 days. Ang mga Israelita naglakad sa disyerto for 40 years. The Tower of Babel, ginawa ito in 40 days. Jesus Christ fasted for 40 days. Jesus ascended to heaven after 40 days. Indeed, 40 is a very symbolic number. Ang panahon ng Quaresma ay isang espiritual na paglalakbay. At kung may paglalakbay, meron dapat itong direksyon, a goal. Hindi pwedeng lakad ka na lang ng lakad na walang pupuntahan or else baka maligaw ka. At sa puntong ito, itinuturo at idinadala tayo ng Quaresma sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay o Easter season. Sabi nga, the annual Lenten season is a fitting time to climb the holy mountain of Easter. Meaning, sa bawat paghihirap, ay darating din ang galak
sa bawat dilim ay darating din ang liwanag. May dalawang karakter ang Kwaresma. Una, ang ihanda ang mananampalataya na pagnilayan at ipagdiwang ang Paschal Mystery, ang gawaing pagliligtas ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus at sa tulong ng Espiritu Santo. Pangalawa, ang ihanda ang mga gustong magpabinyag at sa mga bininyagan na, ito naman ay panahon ng pagpapaalala at pagpapatibay ng kasunduan o tipanan sa Diyos. Kaya kung papansinin ninyo, ay may renewal of baptismal vows sa Easter Vigil. Ang panahon ng Kwaresma ay nagsisimula sa Ash Wednesday, Miyerkules de Ceniza, o kilala din sa tawag na Miyerkules ng Abo. Hinihikayat tayo sa araw na ito na magsimba at magpalagay ng abo sa noo. At habang nilalagay ang abo, sinasabi ang mga salitang repent and believe in the gospel o kaya remember that you are dust and to dust you shall return. Tanda ito ng pagbabalik loob sa Diyos, pagpapakumbaba at kung sino tayo bilang tao. Matatapos ang Kwaresma sa unang araw ng Easter Triduum, specifically before the Mass of the Holy Supper. Sa panahon na ito, may mga panuntunan na magsisilbing ating gabay. Ito ay para ipaalala sa atin na ang Kwaresma ay may penitential nature at hindi ito pangkaraniwang gawain. Ilan sa mga dapat gawin ay, una, ang liturgical color na dapat gamitin ay violet o lila. Madalas makikita ang kulay na ito sa mga stolang ginagamit ng mga pari. Pangalawa, walang bulaklak ang altar maliban lamang sa ika-apat na linggo na tinatawag na Letare Sunday. Pero dapat ito ay in moderation. Meaning, huwag marami na parang may fiesta. At pagkatapos ng linggong ito ay aalisin rin naman ang mga bulaklak. Pangatlo, sa panahon na ito, hindi kinakanta o ipinapahayag ang Alleluia at Gloria. At ang mga nakakaindak na musika at instrumentong gamit ay iniiwasan. Pang-apat, ang pagtatakip ng mga imahen sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Aalisin lamang ang talukbong pagdating ng Easter Vigil. By the way, optional lamang po ito, meaning conforme ito sa obispo ng partikular na diocesis. Mga kapatid, mga kasambuhay, ang panahon na ito ay may tinatawag na discipline of Lent. Fasting and abstinence, prayer, and almsgiving. Ang panahon ng Kwaresma ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang bigyang halaga ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pag-aayuno, fasting and abstinence. Ito ay disiplina para sa ating kaluluwa. Ang abstinence ay para sa mga edad na 14 years old and above. Iwasan ang kumain ng karne, lalong-lalo na sa Ash Wednesday, Biyernes Santo at mga Biyernes sa panahon na ito. Fasting. Fasting ay para sa mga may edad na 18 hanggang 59 years old. Fasting is one full meal and two smaller meals. Walang merienda kung pwede. Ginagawa ito tuwing Ash Wednesday and Good Friday. Sakripisyo ang pinapagawa nito sa atin. Kung kaya't kung hindi rin naman kaya, lalong-lalo na kung ikaw ay may sakit, matanda na, o may trabahong mabigat, maaari mong idaan ito sa ibang uri ng sakripisyo.
maaaring bawasan ang paggamit ng cellphone o panonood ng TV. Itigil ang pagchichismis at paninira. You just have to be creative in doing sacrifice. Ano kaya ang sakripisyong gagawin mo ngayong panahon ng Kwaresma? Prayer. Ito ay isang disiplina na magpapalalim naman sa ating kaugnayan sa Diyos. Makinig sa Diyos. Baka kasi ikaw lang ang nagsasalita. Subukan nating manahimik at pakinggan siya. Buksan ang mata. Buksan ang tenga. Buksan ang puso. Nagsasalita ang Diyos. Gusto niya tayong kausapin. Almsgiving. Sa pamamagitan ng pagkakawang gawa, ay tinatalo natin ang ating pagkamakasarili. Tumulong tayo, matutong dumamay, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. Mga kapatid, maging mapagmalasakit tayo sa kapwa. Kwaresma, Lenten season, isang panahon ng ating simbahan upang muli tayong hikayating magnilay, magsisi at magbalik loob. Ang panahon na ito ay isang panghihikayat na ihandog sa Diyos ang ating sarili na kahit hindi perpekto ay nagsisikap na magbago. Patunay lamang na pumapanig pa rin tayo sa Diyos, ang Diyos ng katotohanan at mabuti. Amen. At ito po ang Kwaresma. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. At ito po muli si Father Ramil D. Tapang, doing all for the gospel.